Isa, pakilagay po sa silent po yung telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Araw po ng Sabado, sa ikatlong linggo ng 40 araw na ating paghahanda para sa Misteryo Paskwa na ating ipagdiriwang ng ating Panginoong Hesus. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, lalong-lalo na ang mga naninikluhod dahil sa kanilang mga sakit. Nandito man po sa loob ng dambanang ito o nandoon man sa kani-kanilang mga tahanan, naway abutin ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ang bawat isa at malunasan ang anumang uri ng karamdaman na atin pong itataas. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahaing ipinagkamit namin sa katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw, ay mapalalakas niya tayo uli. At sa 3rd araw,
tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nais na ang mga paghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, o Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem, ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo po ang lahat. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buhay, huwag na ninyong alangan ang pagsasakatuparan ng miti niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin, ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nananalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabing, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa,
sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsupo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Kahapon po ang ating ebanghelyo ay patungkol sa sagot ng ating Panginoon sa katanungan ng isang iskribang kung alin ang pinakadakila sa lahat ng mga utos. At ang isinagot ng ating Panginoon ay kinuha sa aklat ng Leviticus. Dalawa po ito galing sa Leviticus chapter 6 verse 5 at Leviticus 19 verse 18. Ang pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa gaya ng iyong sarili. Ginawang isa ng ating Panginoon. Kaya naging inseparable po ang kautusan itong na ibinigay ng Panginoon. Hindi po pwedeng ibigin lang natin ang Diyos at isasantabi ang ating kapwa o kaya'y iibigin natin ang ating kapwa at hindi natin papansinin ang Diyos kung hindi ginawa itong iisa ng ating Panginoon. Bagamat sa lumang tipan, ito'y dalawa, pinag-isa ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay gustong makasunod sa pagmamahal na ito. Gusto nating mahalin ang Diyos. Sabi nga ng isang makata, ito ang kautusan na kung saan ang konkretong pagsasabuhay ay ang ikalawa, ang pagmamahal sa kapwa. At nais natin maisabuhay ang lahat ng ito. Mahalin ang kapwa dahil minamahal natin ang Diyos. At papaano natin mamamahalin o mamahalin ang Diyos? Sa pamamagitan ng pananalangin na siyang ibinigay sa atin ngayon sa ating dalawang pagbasa. Maging ang ating salmong tugunan ay ito rin ang ibinibigay. At mayroong tatlong aspeto o katangian ang panalangin na makikita po natin sa ating mga pagbasa ngayon. Unang katangian ay ang palagiang pananalangin, palagiang relasyon natin sa Diyos, perseverance, hindi pa bugso-bugso. Ano? Kadalasan kasi ay pag nandoon tayo sa kagipitan, pag na-diagnose tayo ng terminally ill, ano ho, lalo na yung mga cancer, yung mga malulubhang sakit. Ang dami nating ipinangangako sa Diyos. Kahit hindi po yung mismo ang may sakit, kahit yung mahal sa buhay ng may sakit, mapagaling mo lang ang aking mami, mapagaling mo lang ang aking asawa, mapagaling mo lang ang aking anak, gagawin ko ito. Subalit, pagkatapos nun, wala na. Galing tayo sa retreat o kaya recollection, high na high po tayo sa espiritu. Pero pagkatapos nun, nakakalimutan natin ang lahat ng ating natututunan sa retreat at recollection. Ito yung sinasabing pabugso-bugso. Ang gusto ng ating Panginoon, palagian. Sabi sa ating unang pagbasa na kinuha po natin kay Propeta Oseas, sabi dito'y manikluhod na tayo sa Diyos, magbalik loob na tayo sa Diyos sapagkat Siya ang nanakit, Siya rin ang magpapagaling sa atin. At sa loob ng dalawang araw, tayo'y pagagalingin sa ating mga sakit. At sa ikatatlong araw, muli tayong ibabangon ng Panginoon sa kanyang pagtatangkilik. Subalit, ano ang sagot ng ating Panginoon? Dahil alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso ng mga Israelita. Anong sabi ng ating Panginoon?
Ano nang nangyayari sa iyo, Ephraim? Ano ang nangyayari sa iyo, Huda? Ang lahat ng itong ginagawa mo'y parang hamog sa araw, sa madaling araw, at parang ulap sa umaga na pagsikat ng araw, nawawala, napaparam. Pabugso-bugso ang iyong katapatan sa akin. Ang gusto ng ating Panginoon ay pampalagian. Kahit nandoon tayo sa sinasabing krisis ng ating buhay, huwag tayong bibitaw sa Diyos dahil siya lamang po ang makapagbibigay sa atin. At ito ang ninanais ng ating Panginoon. Ito ang panawagan ni Uzziah sa kanyang bayang Israel, na kung saan ay ang kanyang bayang Israel ay was divided into two, 10 tribo sa pamumuno po ng Ephraim at ang 2 tribo sa pamumuno ng Huda. Ang Huda po ang pinakasentro ay Jerusalem at ang Ephraim naman na binubuo ng 10 ay ang Samaria. At ang Samaria, paulit-ulit ang kanilang pagkakamali at pagkakasala sa pamumuno ng bayan ng Ephraim. Kaya ang panawagan ni Propeta Uzziah, magbalik loob na kayo dahil walang ibang tutulong sa inyo kung hindi ang Diyos. Si Yahweh na nakipagtipan sa inyo bilang kanyang bayan at kayo at ang Diyos ay si Yahweh na inyong sasambahin, paglilingkuran. Ikalawang katangian ng pananalangin, nandoon pa rin sa ating unang pagbasa. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Katapatan ang nais ko, hindi ang inyong mga paghahain. Pagkilala sa akin bilang Diyos at hindi yung mga susunugin ninyong handog. Karakter ang hinihingi ng ating Panginoon, mga attitude bilang tagasunod ng Diyos. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang ating mga handog kung sa kalooban naman natin ay puno ng kasamaan. Kaya nga, muling pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, importante na pagsumikapan natin na baguhin ang ating pagkatao. Dahil kahit anong handog ang ating gawin, ang ating ialay, wala ito sa Diyos. Useless lamang po. Pagsumikapan po muna nating baguhin ang ating pagkatao. Ikatatlong katangian ay ang kapakumbabaan na makikita po natin sa ating ebanghelyo. 2 tao ang pumasok sa templo, Pariseo ang isa at publikano ang isa. At pangitang-pangita dito ang kayabangan ng Pariseo, na parang hindi siya nananalangin kung hindi naglilitaniya ng kanyang mga accomplishment, mga achievements. Kahanga-hanga ang kanyang ginagawa. Biruin nyo, 2 beses sa isang linggo nag-aayuno. At lahat ng kanyang kinikita ay ibinibigay niya sa templo ang 10% ng kanyang lahat ng kinikita. Kahanga-hanga. Subalit, punong-puno ng kayabangan ang Pariseo, na parabagang hindi na niya kailangan ang Diyos dahil sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling pagsusumikap, magagawa niya ang lahat. At nagturo pa. Noong una ay ang sabi niya ay, nagpapasalamat ako Panginoon sapagkat hindi ako katulad ng iba. Sa kahuli-hulihan ang sabi niya ay, hindi ako katulad ng publikanong ito. General noong una, humanity, at panghuli, particular, tinuro ang kanyang kasabayang manalangin, ang publikano na itinuturing makasalanan ng mga tao. Samantalang, ano ang ginawa ng publikano? Hindi man lamang makatingin sa langit,
hindi man lang makatingin sa sanktuaryo, sa altar, at nandoon pa sa malayo, dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabing, mahabag po kayo sa akin, maawa po kayo sa akin, Panginoon, na isang makasalanan. At ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Tatlong katangian, my dear brothers and sisters, ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Palagian, perseverance, katapatan at hindi anumang handog na ating inihahandog at kababaan ng loob. Bagamat marami pa po tayong pwedeng sabihin na katangian, katanggap-tanggap sa ating pananalangin sa Diyos, sabalit ang tatlong ito kung atin pong tatandaan at isasabuhay sa ating pananalangin, diringgin tayo ng ating Panginoon. At ito ang paalala sa atin at hilingin po natin sa ating Panginoon na naway magkaroon tayo ng tatlong katangian na ito sa tuwing tayo'y dudulog sa Kanya. Nang sa ganun, kagaya ng isang publikano na umamin sa kanyang pagiging makasalanan, umalis na kinalulugdan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na magpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapat, manalangin iyong pangalan.
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katauhan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo ang lahat. Bilang isang angkang tinipo ng ating Panginoon, buong pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Sumasalangit ka, sambahin
dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sa libutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salusalo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya Lamang mapapanatili.
Panginoon, ika'y puno ng kabutihan, pastol ka. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanata. Tayo po ay magsitayo. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. Ikatlo, bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024.
Para po sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Pagkatapos po ng misa ay isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling at ang sunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanan ni Jesus ay namalas sa Kanya ang sigmatang 50 taon niyang dinala. Ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa mga pagkakataong ito'y hilingin po natin sa ating Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat ng kagalingan at lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio na abutin ang bawat isa, lalong-lalo na po ang mga may sakit. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Sabay-sabay po tayo, panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, munghing banal, pintakasing santo ng milinyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin po ng tahimik ang mga personal na mga kahilingan.
Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod na mga may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan. At kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, sa pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isusunod po natin ang panalangin sa pagbabasbas sa bawat isa kasama ang mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na natitipon sa iyong harapan ngayon kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awa't tulong mo. Nalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio.